Magandang hapon po mga kalingap. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating mga viewers, subscribers at mga sponsors. Magandang hapon din po sa ating mga kababayang OFW na patuloy pong sumusuporta at nanonood sa ating mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon din po at maraming salamat sa mga taong kagaya nila ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs, ganoon din po kay Kalinga Prab. Kung wala po sila dito sa gawain ito, kung hindi po nila inumpisahan ang gawain ito, ay wala rin po kami ngayon, mga Kalinga. Sa hapon pong ito, mga Kalinga, ay nandirito tayo sa ating pinapagawang bahay, bahay ni John Marti, upang tignan kasi may mga bago kong mga pa-deliver na mga yero at mga sanipa po, mga Kalinga. Pero bago ang lahat, dala tayong merienda para sa ating mga karpintero. Nagtatrabaho ngayon. Tara, samahan niyo ako. Ito nga pala yung mga materialis. Ito yung mga sanipa. Ito yung mga sanipa na in-order ko, mga Kalingap. Tsaka ito din yung mga yero. Yan. Ito yung mga yero. Isang piraso to. Yan. Oh, dito pala si John Marti. Dito pala kayong dalawa. Kumusta ka na? Ayos lang po. Bakit? Sino kasama nyo? Kaming dalawa lang po nito. Bakit dalawa na lang kayo? Wala po dito. Umalis po. Oh, bakit wala si mama nyo? Hindi ko man nalaw po dito. Ha? Hindi na daw po ko dito lang. Oh, pinalayas ka na? Ang bihira. Pinalayas ka na? Pinalayas ka na ang mama mo? Pinalayas ka? Ang bihira. Tinamaan siya sa mga baser niya. Ano sabi niya? Noy, mamaya na yan, Noy. Merinda muna, maingay. Mamaya na yan, Noy. Dito na yung mga bakal natin, mga Kalingap. Ito mga bakal, oh. Yan, mga additional bakal para matapos sa putong bahay nila. O, merienda. O, merienda muna. Yan, Marte, dito muna tayo. Marami kayong ikikwento sa akin eh. Kayong dalawa ni Simon. Marami kayong ikikwento sa akin. Ayan dito. Dito kayong dalawa. Mauna na kayo, Noy. Merienda na kayo, Noy. Huli na ito mong dalawa, hindi naman ito nagugutom eh. Ano sabi mama mo? Ha? Hindi ka na daw po tumira. Oo. Kasi po na, sabi daw po ni Kuya, habo lang daw po sa akin pera. Sabi ni? Kuya. Kuya? Opo. Nagtampo si mama mo? Opo. Hindi kasi siya nagpapakita para pang merienda. Pinalayas ka? Grabe si mama mo. Ano sabi mama mo? Wala naman pong sinabi sa akin si mama. Wala. Parang galit na galit po sa amin ni Kuya dun sa akin sa vlog. Ano sabi? Bakit nagagalit siya? Hindi ko man po alam. Ba? Siyempre po, mga ano yan, negative ano po sa kanya. Oo. Oh. Yung mga sinabi namin. Oo. Oh. Pero totoo naman po. Totoo naman. Eh wala man po. Sabi nila mga Kalingap, totoo naman. So, magkakaroon talaga to ng problema ngayon si mama nila kasi. Sige, sabihin nyo lang ano. Kasi siya man po yung naggawa ng ano, tapos bigla siyang maglilito ng bigla. Oo. Oh. Tapos, siyempre po, mababasa ng mga viewers. Nabasa siya doon? Yung mga viewers? Mababasa po siya sigurado. Kasi, merinda mo na kayo dyan, Noy. Kasi may ginawa po siya mali. Tapos, nang may nag-vlog kay Martin, nagpakita na po siya bigla. Oo. Oh. Kaya, para sa amin po, patensya na sa kanya kasi wala naman po kami magagawa. Yung masasabi niya kasi yun naman po. Talaga, yun na po sa mong pinag naiisip kasi pag minsan galit na galit siya sa amin. Pag galit na galit? Dahil sa pangyayaring sinumbong niyo ang katotohanan? Opo, ata. Sabihin mo, wala naman kami sinabing mali. Yun naman po sinabi ko, totoo man po. Ikaw, pinalayas ka na. Anong sabi, anong pagkasabi sa'yo? Dito na daw po ako tumira. Oo. Dahil hinahabo lang daw po
Sabi ng ni Kuya Bonong po, habo lang daw po pero Ano sa tingin mo, tama mali? Pwede. Sabang ko po. Hindi mo masabi kasi po, hindi naman. Nag-ano po siya, puro siya hingi kay mama. Kaya hindi man po masasabing ginagastos po ni mama yung binibigay mo po. Eh bakit kailangan nyo? Ang ganito yon. Nagpapagawa tayong bahay, nagbibigay tayong pera sa iyo. Diba? Diba nagbibigay ng pera sa iyo? Malaki pa yon. So, bago tayo mag-vlog, bago tayo nagpagawa ng bahay, mo tagdala 2,000, 3,000. Diba? Eh saan napunta yon? Bakit hindi niya mapamilihin na yung ano natin? Karpintero. Siyempre yung tao, wala naman, naghahanap. Wala naman po dito si mama, nandun po sila sa ano. Kaya nga, kung sana, nagpapakita siya dito. Ang yung po na kay tita papa po, yung kinakagalit ko kay mama po na nandito pa si kuya, tapos yung si Marty po. Oh. Ang kinakagalit ko po, panablog ka po sa kanya, nabigay ka pong 2K, 3K, ganyan po. Tapos, hindi naman po niya binibigyan si kuya kasi daw po. Ah, hindi siya nagbibigay sa kuya mo? Hindi po siya nagbibigay, tapos... Hindi, wala anong kakainin ng kuya mo? Wala nga po, tapos yung may mga grocery po kayong dinala. Oh. Dinala din niya po doon. At yung grocery pala, dami-dami kong grocery dala sa'yo. Kaya nga po nagalit ako dinala din. Dinala sa Pambuhan? Ay, pambihira naman si mama mo. Kaya, tapos... Kaya nga po yung sabi ko, napaisip na po ako sa pagsabi mo kung nakakatulong yung mga binibigay mo. Sabi ko, hindi naman po nagbibigay si mama na para kay kuya. Hindi pala binibigay si kuya mo. Binibigay si kuya ta kasi daw si kuya daw po yung magnanakaw. ninanakaw daw po ni kuya. Dati po magkasi pong kwento si Marte Osapo si kuya po na nawawalan po ng pera. Oo. Iniisip po si ni mama. Si kuya mo nag-text sa akin noon na kuya Dr. Lab, yung pera na binigay mo nawala. Ninakaw. Tapos ang isip po ni mama, si kuya daw po nagnakaw nun tapos ginastos daw po ni kuya na pasaril lang. Ah. Kaya hindi na po siya kinuhaan, binigyan, tapos si Marte na, tapos kinuha na po si Marte. Kaya galit din po si kuya kasi iniisip ng mga viewers po nung sabi mong nung nagtetest na po siya, kala po ng mga viewers, itong mga pinapamasahin ni kuya, may ano po ito, kaibahan ito sa mga pagbibigay mo po. Tapos ang ano po kayo ito, hindi mo po binibigyan si kuya. Kasi nagpunta po ako dito, sabi ko, kaya ko ikaw, di man siya binibigyan ni mama. Hindi pala nagbibigay si mama mo kay kuya mo kahit pang budget. Malaki binibigay ko noon ah. 2,000, 3,000. Meron pang kung magkano bigay ng ano, sponsor natin. Inaabot ko sa kanya. Sinusulo niya pala yun. Si Martin. Kaya ngayon, ang kinalabasan, pinalayas ka. Eh, ano masabi mo kay mama mo? Bakit siya pinalayas? Ano sabihin mo sa kanya? Ha? Ano sabihin mo? Naman po. Ha? Naman. Sige, magsalita ka. Yun ang inaantay sa iyo yung viewers yung pagsasalita mo. Ano masabi mo? Pinalayas ka ng mama mo? Po. Oh, pinalayas ka nga. Paano niya sinabi sa iyo ba? Sabi daw po. Umalis na daw ako dun sa ano, dahil inahabo lang daw po niya ang pera, sabi ni kuya. Sa vlog? Opo, pinalis na po. Doon siya nagalit? Dahil nabasya? Bakit naman kailangan niyang palayasin? Akala ko bunso ka niya. Bakit na si Santi ka? Hindi bali, malapit na bahay mo. Okay ka lang dito? Opo. Dito ka na talaga? Opo. Hindi ka na niya alaga, hindi ka na niya mahal? Mama mo? Ayaw ka ng alagaan eh. Ha? Oh, bihira. Ha? Iwan ko lang po. So, anong masasabi mo kay mama mo? Mensahe kay mama mo? Kung sakaling nandito siya, nanonood, nakikinig. Sige. Anong sasabihin mo kay mama mo? Sana po hindi niya na po ulitin yung ginagawa niya. Anong ginagawa ng mama mo? Yung kukunin pong pera. Ah, ganun? Talagang hindi ka nagsisinungaling. Ano pa? Tapos. Ha?
Ano po, maraming salamat kasi inalagaan din niya po si Marte. Kahit medyo habol talaga niya pera. Talaga naman. Kasi si Marte lang po talaga yung ano ang akala namin. Si Marte lang, nanginginabang naman po talaga si Marte kasi sabi niya ang opo niya, 100 daw po isang araw ni Marte pamasahe papuntang school, balikan. Oh. Baon po. Oh. Ay di, yung pwedeng si Marte lang po yung nanginginabang po. 100 ba pamasahe mo? 70 po. 70, hindi naman pala 100. Sabi ba sa pinagalingan? Sinungaling yung mama mo doon? Ba't sabi niya po dito, nandito po siya, 100 daw po isang araw ni Marte. Ngayon daw, ngayon po, 50 na lang. 50 na lang? Sa dami ng pera mo, 50 na lang. Oh, kita mo, kunin to sa inyo, 100. Binigay sa kanya, 70. Ganon din yung dati po. Nandun man po ko yung mama dati. Oh. Pero malayo naman po yung school lang. Nandun dyan ako galing Gapon? Ano po? Oh. Ano sabi? Kaya nga po galit kasama, sa akin. Kasama ka pinalayas? Hindi naman po yung sabi sa akin. Ba, tahimik lang po ito. Di man po ito na... Pag anggot po siya ko, di man ito po na... Anggot na lang. Pag anggot po siya, sinasadirin na po niya. Di man po siya nasabi sa ako na anggot siya muya. Oh, Tagalogin mo. Hindi naman po siya nasabi sa amin na galit siya. Kasi... Oh. Sinasarili na niya po. Mm. Kasi pag ano po... Pag galit siya... hindi ko naman po alam kung bakit niya sinasarili. Oh. Kasi kung may problema, dapat na napag-usapan po, hindi yung... Oo, oh, tama. Pinag-usapan. Mas mature lang isip mo. Mas mature pa ang isip mo sa mama mo. Kasi po siya, ano, ang ginagawa niya po kasi, pag may problema o kung may galit sa amin po, tahimik na lang po siya. Mano po siya masabi sa mga galit siya sa amin o may problema. Kaya dati po kayo nagkaka-problema po siya na masyado. Mas mature pang isip mo sa mama mo ah. Eh, sa mama mo, hindi napigilan ang sarili, pinalayas si Jan Marte. Ganun din mo ginawa mo. Dapat bago niya pinalayas, ano, tapusin mo na yung bahay ni Jan Marte. Hmm. Di ba? Puro kita sabi lang na, wala naman po kayo po, yun ang sabi niya. Hmm. Sabi naman, totoo naman yung sabi mo. Totoo naman sinabi niyo. Ano po? Ang ano man po doon, pasensya na po siya. Kasi gawa niya yun. Gawa niya yun. Wala na kami kasalanan doon. Sino nagwagi ngayon? Tita. Sino nagwagi ngayon? Maganda na ang pakiramdam na tita mo ngayon kasi magandang lakay mama mo na yung ano. Mga basya. Dati kay tita. Ngayon kay mama na naman. Oo. Oh. Huwag naman sana akong sunod. Hindi ka naman mababas dahil nabas ka lang naman nung sinuntok mo si ano eh. Hindi naman po nila alam yung dahilan. Oo. Oh. Pero hindi naman maulit po. Oh, yan ang gusto ko. Magmahalan kayo dahil itong bahay na ito ginawa para sa inyo. Ano yung totoo ba yung plano na sinabi nyo rin kasi na baka doon nagalit na sinabi nyo ang katotohanan na may plano talaga siyang tumira dito? May plan talaga po siya dito tumira kasi ang sabi niya po, titira daw siya dito at aalagaan daw po niya si Marte. Mm. Eh, para sa amin po, di man po kami ma-agree kasi magagalit po yung tatay namin. Na, siyempre po, ayaw niya po nandito yung nanay namin kasi laking kahihiyan na po yung ginawa niya. Lagi po niya po kasama yung anak niya. Mm. Tapos, dadalay-dalayin po niya. Tapos, isip po kito, agumay pa ni Papa. Kaya asawa po ni Papa. Kaya magagalit yung... Papa ko po ba? Dati po kayo, puro ito plano si Papa po eh. Daming plano si Papa mo? Daming plano ng papakulong si Mama pero hindi na po niya pinapakulong. Oh. Kasi nga doon po sa ginawa niya. Naawa yung Papa mo? Puro sabi si Papa mo papakulong. Pero ang Papa mo ngayon, wala namang asawa? Yan po ang hindi ko alam, hindi ko po sigurado. Pero para sa akin po, wala naman po ata. Wala naman? Hmm. Yun yung naging problema doon. Eh, ang nagkasala talaga dito yung mama nyo. Kasi siya yung iniwanan kayo rito, nagtrabaho si papa nyo, tapos bigla sumama sa ibang lalaki. Opo. Tapos sinabihan pa kayo na wala na siya pakialam sa inyo. Opo. Talagang kasalanan niya po nun, kasi pinarami niya yung utang, tapos bigla na po siya masabi siya, nagawa lang daw po niya ito para daw po sa utang. Kung kasalanan niya po yun na umutang siya ng marami, tapos bibila niya yung alak. Ano inom pala sa mama mo? Opo, yung dati, humigit. 1917 ata po or 19,000? 2017. 2019. Opo. Yung para inom. Para inom mama mo. Doon niya nakuha yung lalaki. Saan niya nakilala yung lalaki? Yan po sa
bulib, ano, siwol po yan, mga kabagong bulib. Yan sa... Restobar, mga restobar po dyan, dating sikat po yan dati. Ngayon okay. Po hindi na. Ano ba trabaho lalaki dati? Wala na po, tambay-tambay na po to dyan sa ano po. Nakuha lang sa pakindat-kindat si mama mo. Ano po, sa inong-inong. Nagbuhay dalaga. Kasi sustentado ng papa mo, marami may pinapadala ng papa mo, tapos ang bandang huli, si papa. Si papa pa, ni mo ang masama. Okay. Oh. Eh, ikaw ngayon, wala ka ng bahay. Wala ka ng... Anong pagkasabi ni mama mo sa iyo? Lumayas ka na! Ganon? Anong sabi sa iyo? Sinabi na lang po ako. Umalis na. Hindi na daw po ako dito tumira. Doon tumira. Huwag na raw ikaw tumira doon sa kanila. Opo. Kasi... ay nahabo lang daw po ni pera. Eh, baka naman totoo. Sabi ni Simon, totoo. Totoo? Totoo, para sa akin po. Para kay Simon, totoo. Ikaw, bilang ikaw na may-ari ng pera. Ikaw mismo yung binibigyan. Oo. Para sa imo. Inubos pala niya dala yung... Wala na palang kinakain si kuya mo nung... Yung pag-ano po dito, pag-vlog, sabi nga po ni kuya, kahit lang daw po, dahil dito lang po na mag-vlog, hindi naman lang daw siya binibigyan kahit magkano lang. Bihira talaga. Doon po, galit na galit din po ako doon kasi kuya, walang makain. Yung padaran ni papa po yung konti-unti man lang po kasi... Sabalit lang, mag-boil lang naman papa mo. Konti lang din po yung sahod niya. Inuubos mo, tambak yung pinatago mo mga grocery natin ah. Baldi-baldi yun ah. Dinala pala lahat ni mama mo sa inyo? Opo, dinala po ni mama. Lahat po. Wala na makain si kuya mo rito. Opo. Tapos dati kayo po sabi ni kuya, sa'yo pa daw po na sabi ka po na mapunta ka po. Tapos sabi ni kuya, hindi lang siya binibigyan kasi kahit siya po dito na nagsasabi. Kaya pala yung kuya mo, sa tuwing nagbablog ako, wala. Opo. Kasi wala din naman pala siya nahihita. Wala man din siya napapala. Ang bihira naman yun. Inubos ba? Talaga si mama mo lang nakikinabang lahat pala. Ano? Pati yung maraming pagkain nyo, napunta din sa wala. Ano ba problema mama mo? Talagang totoo talaga yung tagapos. Ha? So na po yung sabi ni tita na kinuha lang daw po si Marti porket may papakinabangan na. Ah, may sinabi tita mo? Ano po yung dati. Ano sabi ni tita mo nung kinuha si John Marti na? Ano po daw, ni pa, kukunin ng kinuha, itong ano daw po, yung pag-alis ni Papa, na ano po, nagpapadala ni Papa, hindi niya po kinukuha kasi wala daw parang yung hindi na mapapakinabangan. Ngayon, tapos yung nakaraan po baga, yung unang vlog kay Marti, tapos pangalawa. Ako sabi niya nung nagkapasa na daw si Martin kung ganun-ganun. Tapara, sabi ni tita, kinuha lang niya naman ni mama mo si Martin kasi may mapapala na siya, binablog na si Martin. Kaya ganun po sabi ni tita. Ngayon po, parang nalalabas ang katotohanan na totoo yung sabi ng tita ko na ginagawa. So, ang katotohanan dito, yung tita mo na sa tama. Siya yung nagsasabi totoo. At si John Martin ngayon ang parang ginagamit ka? Ano? Ginagamit yung Marti para magkapera siya. Ngayon, nagkasolusyon na. So, kaya ikaw, huwag kang lakwatsa ng lakwatsa, ha? Opo. Magtrabaho ka rito at magtrabaho. Yan, may isang kwarto ka dyan. Solo mo yan. Kasi sila si kuya mo doon sa kabilang kwarto. Ang problema kay susunod man si mama mo. Kaya pala yun, gustong-gusto niya dalawang pinto. Ang ginawa ko talaga, isang pinto lang kasi baka manakawan dyan yun. Tsaka maliit yung espasyo natin dati. Yung narinig ko sa nagbubulong-bulong mama mo, gusto niya lagyan ng pintong isa. Gusto niya dalawang kwarto daw. Nagdidulong kasi yun. Yung pala, may plano siya na dadalhin yung pamilya niya at doon si John Marti sasama niya. Wala naman po sa doon dapat. Wala naman siyang karapatan para magplano-plano kasi hindi naman po siya yung nagpapagawa, hindi naman po siya yung pinapagawaan. Tama. Hindi, pinapakinggan ko lang si mama mo, narinig ko lagi yung mga daldal niya. Hindi lang ako nagsasalita ngayon, nagsasalita ako dahil ito kasi narinig ko, reklamo siya, isang kwarto lang daw, gusto niya dalawang kwarto. Reklamo siya, isang pinto, sabi ko, hindi ko pwedeng lagyan dalawang pinto yan dahil
yung mga magnanakaw. Kung ito na plano ng maayos, dalawang pinto sana. Ang problema, sayang naman kung papasukin lang kayo sa likod, hindi naman magagamit yung pinto sa likod. Di ba? Tama na yung ganyan. Nagkikita kayo lagi. Ano? O ikaw? Dala mo mga damit mo na? Apo. Saan mga damit mo dala? Ha? Dadali ko kuli ko, apo. Yung ano, iniwan niya lang po yung iba. Iniwan mo yung iba? Yung mga magaganda mo damit, asan na? Andun po. Hindi naman po niya dala lahat. Baka babalik ka lang doon. Babalik ka lang doon. Hindi po. Hindi ka na talaga papabalikin doon? Hindi. Bawal ka na? Opo, bawal na po. Bawal na? Opo. Pinalayas dahil ng mama. Pinalayas, Jan Marti, pinalayas ng ina. Noy, nagmerienda na kay Noy? Oh, merienda mo na kayong dalawa. Ayan, dito kayo, merienda tayo. Ayan, Mrs. Love, anong masasabi mo? Kay Jan Marti, sa narinig mo? Dr. Love, merienda na muna po. Ha? Merienda na muna po. Ah, merienda daw muna. Merienda. Sige, sige, sige. Salamat, Jan Marti, ha. So, Mrs. Love, sa narinig mo, bilang ikaw isang ina rin, anong masasabi mo doon sa narinig mo mula kay Jan Marti? Jan Marti, ang maipayo ko lang sa'yo, kahit ganun si mama mo, huwag ka magtanim ng galit, ha? Ha? Jan Marti? Opo. Huwag ka magtanim ng galit kay mama mo. Magpasalamat ka pa rin kay mama mo. Yan o. Namirinda tayo ni Jan Marti. Diba, Simon? Sige, huwag na tinapay. Miris ano lang po. Uy na. Huwag na tinapay. Huwag na tinapay. Si Miris Lab po. Huwag na. Huwag na, na. Hindi ako nagsusobre. Ano pa, Miris Lab? Nalungkot ka ba doon sa narinig mo na pinalayas siya ng iyang ina dahil nabasa yung mga comment, nagkaroon siya ng maraming buzzer? Nalungkot ka ba doon sa, ano masasabi mo doon? Siguro nga nagtampo siya. Okay. Siguro nga may pagtatampo siya, pero huwag mo lang damdamin, Mylene, na ano, kasi sa nakikita ko din, parang may kulang din ka naman sa mga anak mo. Hindi sa sinisiraan kita, pero dapat sa edad na itong mga bata na to, dapat nandito ka nagsusubaybay. Kailangan pa nilang ina na nag-aruga. Yung mga bata nagsasalita, hindi naman namin ano yan, siguro sa nakikita din niya sa inyo. Pero yun nga, payo ko sa mga bata, wag silang magtampo sa nanay nila, na kahit kailan wag silang magtampo. Tuloy lang ang ano, payo ko sa kanila, kahit wala si mama niya nila, papa nila, magmahalan lang silang tatlo. Ituloy nila yung buhay, lalong-lalo na ngayon na ganda na yung bahay nila. Napakaswerte dahil ang daming gustong magkaroon ng bahay, pero hindi pa pinalad. Kaya itong mga bata, nakikita ko naman yung mga hihinaing niya, nila. Yun lang payo ko, na kahit wala si mama at papa nila, magsumikap sila. Pakita nila kay mama niya tsaka papa nila na kaya nilang tumayo sa sariling paa, at patuloy nila lang yung mga magagandang ginagawa. Mas lalo silang magpursigi kasi walang magulang na nag-aasikaso sa kanila. Kaya nga lagi kong sinasabi dun sa panganay na mag-asikaso ng pagkain, dahil mahirap magkasakit. Tulad ngayon, maganda nga yung bahay nila. Feeling, parang sa tingin ko kasi si kuya, parang may ano kasi, sobrang payat eh. Baka may ulcer. Anong gagawin natin sa bahay na to? Ang gaganda na nga ng bahay. Tapos sila naman may mga sakit. O diba? Kaya sabi ko, mag-asikaso sila sa pagkain. Kasi ano, mahirap magkasakit eh. Magmahalan lang silang tatlo.
yun ang importante dito, magmahalan. Yun lang. Tapos kung nag-aaral man sila, ipatuloy yung pag-aaral nila, sila pa rin ang aani balang araw. Salamat ng marami, Mrs. Love. Ay, saan nga pala kuya nyo? Nasa diet? Nasa diet ko, ni Carlis. Anong ginagawa? Hindi ko lang po alam. Baka nag-aaral? Tapos na ba yun sa TISDA? At 3 months lang siya? Kuya mo kasi parang may sakit. Wala ba sakit yun? Baka may ulcer yun? Sobra na po uyat. Uyat? Bakit? Alas, mga umaga na po na tutulog. Umaga na tutulog? Ang ginagawa pa, Mobile Legend? COC? Mobile Legend po, saka Mobile Legend po, saka Facebook. Saan mga damit mo dyan, Marte? Punti lang. Ha? Dala mo na dyan. Ito lang po. Ha? Pinadala na pala lahat ng mama mo. Hindi pa naman lahat, mayroon pa natira. May natira pa ka doon sa Pambuhan. Opo. Anong plano mo? Babalik ka kay mama mo? Babalikan ko po yung damit ko. Mga damit mo na lang. Galit na galit siya doon sa comment? Opo. Nagagalayiti siya. Ayan po. Maganda na yung bahay nila. Ayan o. Maka-prepare na. Ito, binubungan mo na pansamantala kasi wala matulugan sila. Dito muna silang tatlo. Dito kayong tatlo matutulog. Ayan. Yun, yung isang kwarto, yun ang pinagtulog-tulogan niya yung gawin nila. Kasi ngayon lang dumating yung materialis. Hapon na dumating, anong oras? Alas 3. Sabi, after lunch. Wala tayong magagawa dahil marami yata sila delivery. Sino man yung mga kasama kong vlogger magpapagawa ng bahay, itong dalawang to. Pwede ito, ang sipag, oh, tingnan nyo. Sabihan nyo lang ako, at sana magkaroon ako uli ng pabahay. Dahil talagang kukuhanin ko itong mga ito. Malay mo, makakapabahay ako ng 10. O hindi sa tagal pa tayo magsama nito. Oh. Yung ganda na mag-design nila. Oh. Ganda na design sa butas. Oh. Di mo na kailangan bumili sa ng anong tawag niyo yung mga design decorative tiles? Oo, oh, di na kailangan kasi oh yan oh. Forma na agad. Ganyan. Ganyan yung mga skilled, magagaling. Magaling sila pag ano, gumawa. Ayan o. Ayan. Merinda ka! Dali, merinda ka dito. Hindi ka? Yeah, dito may tinapay. Kumain ka na, pasok na. Pasok ka na. Nagbali itong ating mga karpintero kahapon, mga kalingap. So, kulang man ang pera ko kahapon. Kadagdagan ko ngayon. Noy, gaya ng ipinangako ko, dagdagan ko kayo tag-1,000. Oh. Oh, Noy, tag-1,000 nyo. Kasi kahapon kulang pera ko eh. Nagbali sila kahapon kulang pera ko. Nakakaya naman kung hindi tayo makapabali. Kailan pasok nyo? Lunes po. Lunes? Po. So, dito ka na uwi? Opo. Ayun, hindi na kita pwedeng, hindi na kita, hindi na ako magtitik sa mama mo, nahanapin kita. Ha? Kasi, pag nagtitik sa mama mo, kasama mo siya eh, karay-karay mo rin siya eh. D'accord, John. Ha? Pag nagtitik sa mama mo, tapos pag dating dito, hindi naman naguhugas ang baso. Pagka ipainumin yung ating mga karpintero, ikaw din pinaguhugas. No? Opo. Masakit pala sa iyo yung meron ng pamilya ni mama mo, meron kang bagong kapatid? Opo.
hindi mo pala matanggap na nagkapamilya ka na uli. Pero, opo, pero ngayon po, nakaka-adjust na naman po kami. Nasaktan kayo nung biglang siya nagkapamilya ang iba? Opo, kasi po, dati si Marty lang ang bunso. Ngayon ay may bunso ng iba. Ang dalawa na. Dalawa na. Ilang taon na yung kapatid yung bunso? 1 year po. So bago lang pala mama nyo nagdukog. Pagkatapos, padalaan pa kay papa mo. Nagpapaganda pala siya doon sa Boy Boulevard. Siguro lagi siya doon sa inuman doon? Opo. Ah, lagi? Lagi. Doon kay Mang Rony? Yes. Kay Mang Rony, yun ang sikat doon eh. Marami doon pong inuman na masarap. Yung kay... Yung pati ang matigas, talagang pag may pera, sige. Tapos pag wala na, patay. Oh, ubos na. Wala na. Grabe. Bigyan ko kayong allowance. Kasi kuya nyo, nabigyan ko na. Pagkain na lang itong allowance nyo ha, kasi ginagawa bahay natin ha. Isang po? Apa. Jan Marti. Yun sa'yo. 300. Kasi magpasalamat ka. Maraming salamat po sa mga sponsor na nagpapagawa po ng aming bahay. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat kay Sherwin. Maraming salamat din po kay Manaylis. Maraming salamat po kay Erica Alpon Vlog. Maraming salamat din po kay Leslie and Elena. Yan. At sa lahat. At sa lahat ng sponsor. Kay Kuya Bal Santos Matubang. At maraming salamat din po pala kay Bal Santos Matubang. Maraming salamat. At kay Ate Edna. Kay Kalinga Prab. Maraming salamat. Yan. Budget lang tayo ha. Dahil pinagawa ang bahay nyo. Ayan o. 300. Alam mo na. Memoriado mo na yung sponsor mo. Maraming salamat po sa nagpagawa ng aming bahay. Maraming salamat kay Terwin A, Leslie and Elena, Ramsey Twirland, Erica Alpon Vlogs. Salamat po kay Marie Pineda. Salamat po kay Manay Liz. Maraming salamat po kay Raquel Lison. Lison. Ayan. Salamat po kay Kuya Bal Santos Patubang. Maraming salamat din po kay Kalinga Prab. Atid na. Salamat. Maraming salamat po sa kanya. Ayan. Ganun po mga kalinyap. No, ayan po mga kalinyap po. Bintana po dyan. Gandang bahay nito. Ang laki nito. Ang laki nito mga kalinyap. Ayan. Ito yung mga karpinte. Ang sipag nito mga karpinte na ito. Wala ka masabi dito mga kalinyap. Dasal ko lang talaga na sana magka-project ko ako ulit pa nang bigyan ko silang trabaho. Nakakatulong din ako sa kanila. Pero yan ay depende na lang din sa mga sponsor natin. Kung gandang bahay nito, laki oh. Tama kasi grabe ano dito. Tapos may mga halaw. Maraming salamat po kay Sir Winnie, Marie Pineda. Thank you so much po. Pulubing milyonaryo yung aking IT. Support po natin kanyang channel. Salamat din po kay Marie Pineda. Salamat din po kay Manay Liz. Sa lahat ng mga sponsor ha, salamat po ng marami sa doon sa mga gusto pa pong tumulong. Hindi sa katotohanan po, meron akong isang sponsor na hindi na po nagpaparamdam sa akin. So baka talagang sigurong grabe ang gastusin ko nito. Kasi meron akong isang sponsor na hindi na po nagparamdam. Inaantay ko pa rin naman siya kasi sabi niya, paumpisahan ko na kung may pera na. At inaantay ko po si Ma'am Mel Vlogs. Sana magparamdam na po si Ma'am Mel Vlogs. At ganoon din po, salamat kay Manay Liz. Thank you so much Manay Liz doon sa pinadagdag niyo po dito. Na isang kwarto kay Manay Liz po yan. Salamat din po kay Raquel Lison. Sponsor ko kay Marian at Jocelyn Bagyuso. Mayroon po sila ipapadala kay Marian po. Salamat din po sa mga hindi ko nabanggit, Erica Alpon Vlogs, yung aking sponsor, na talagang unang-unang kong sponsor.
Thank you so much, Sir Win E. Yan. Sa iyong tulong talaga, sir. Ang laking tulong talaga, sir. So doon po sa gusto pa pong tumulong, forma pa lang po yan, pero hilahod na po ako ngayon. Sa totoo lang po, hilahod na ako. Hindi, mahirap naman po magsinungaling na sabihin ka. Paldo pa ako sa project na ito, pero hilahod na ako dahil meron po isang sponsor na hindi na po nagparamdam. Sana magparamdam siya. Yan po. Thank you so much po sa inyo, ha? Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal po kay Kuya Bal Santos Matubang. Ganun din po sa walang sawang pagsuporta po sa kanyang channel. Palakihin pa po sana natin. At the end of vlogs, ganun din po kay Kalingap. Hanggang dito na lang po ako, mga Kalingap. Jesus loves you. Ano yung kwento nyo na wala nang pambayad si mama nyo? Parang iniisip nyo ito. Kaya po siya, kaya po gustong-gusto nyo, baad kinuha lang po. Baka lang po, baka lang. Sige. Baka lang po kinuha nyo si Marte kasi para may extra money siya na kumapasok ka kanya. Kasi yung pinalit niya kay Papa, wala naman pong trabaho. Kasi pag minsan po, mga construction, nangingisda. Pag minsan malakas po siyempre ang dagat, hindi po siya makakapangisda. Pag construction po, pag maulan, hindi din po. O kaya wala na po siyang tatrabuhan. Kaya man po, okay to. Kaya yung kahapon po nandun ako, wala siyang pera. Wala siyang pera na? Opo. Naghahagat po akong pangkapi. Oo. Wala po. Wala pangkapi? Ano pa yung sinabi nyo na ano? Nangungutang. Nangungutang na sa linding. Nangungutang po sa linding para mabili niya yung gusto niya. Oo. Kasi yung gaya po yung dating bahay na yung yerong kulay pula. Galing din po sa linding po yun. Pero yun po, sigurado man po ito mababayad ng Papa. Kasi na po ni Papa kayo. Card bank? Opo. 8K po yun. Tapos, ngayon wala na siyang panghulog? Ano po? Wala na siyang panghulog? Wala na siyang panghulog. Nangungutang. Nangungutang. Tapos pag minsan, siyempre, hindi naman po natin sisigurado niya yung kay Marte ay kay Marte lang. Siyempre po, dapat manginabang din po siya. Ano yung sabi mo dyan, Marte? Na ano? Yung nag-loan po siya, pinambili po niyang cellphone. Nag-loan siya? Opo. Nag-loan ka agad siya kasi meron na siya panghulog sa'yo. Galing sa kita mo. Nagbili ka agad siyang cellphone? Opo. Kaya pala, nakita ko may cellphone na si mama mo. Opo. Talaga naman. Si mother. So ano na ngayon? Ano? Pinalayas ka niya? Wala na siya panghulog. Ha? Meron pa naman po ata dahil meron pa po ng pera. Yung sa ano po ba po? Pag nangingisda po. Pag nagtrabaho po yung asawa niya, siyempre kakapera po siya. Eh, fine lang kung walang trabaho. Sa card bank may utang si mama niyo? Sa card bank? Opo. Card bank, no? Opo. Kasama ka nung nangutang? Opo. Kasama ka? Kasama nung nag-loan po. Kasama ka? Opo, tapos yung pagbili po ng cellphone. Nagbili siya ng cellphone? Opo. Nag-blinding siya dahil ang inaasahan niya, yung kikitain niya sa'yo. Loko. Ha? Opo. Yun ang inaasahan niya. Eh, paano yan? Pinalayas ka na niya. Di wala na siyang asahan sa'yo. Iwan ko po. Yun lang ang problema. Sige. Babay na. Paalam na po. Babay. Maraming salamat, man. Yan.